sabi ko, itong si Susana na to, pakialamira. As in, pakialamira sa lahat. Yung 2019 na hinawakan ni Gadon si Guillermina Arcillas Barido, ang sabi, di nagwala ako, no? So, ang ginawa ko, may nag-uusap-usap kami, no? Ayan si Althea, nakikinig yan, naandyan, no? Sir Philip, King Cahis, thank you. Sabi ko, ito gagawin, at ito ginawa ko talaga lahat para nga hindi hawakan ni Gadon si Guillermina Arcillas Barido. Kasi nga hawak nila yung tao na yon, na tao naman talaga ni Trillanes yon. Magaling sa pera yon. Lahat halos ng mga DDS na kumukup sa kanya, na mga taga-amin, taga-DDS Avengers, sinira niya. Oy, Ferdinand de los Reyes, thank you. Sabihan mo yan si Susana, dumapat na yan, ha? Kapatid, Ferdi, sabihin mo kay Susana, unblock niya ako. Putang ina niya, ha? Wala nga siya utak, nangingialam pa siya sa akin. Ha? Sabihin mo dyan, ha? Kapatid, Mikaela, thank you, my angel. Sabihin mo sa kanya, Judy, thank you, huge. Rosana, Valerio, thank you. Coffee is cafe. 3-1, Libyan, thank you. Leon, thank you. Rain, thank you. Junjun, thank you. Basiba, Isai, thank you. Salin, thank you. Umay. Ayan, pakisabi ha. Na i-unblock niya ako, wag niya akong i-block, tapos babanatan niya ako. Sa Netherlands, lahat dyan. Shout out, Ma'am Rufa, thank you. Si Jay, thank you. Nakakainis lang, galit sila dahil nga sira-sira na yung mga turrets nila, sira-sira na yung grupo-grupo nila. Ngayon, nagkakandalitsi na sila kasi nga si Army wala na. Hindi na nila alam kung saan sila kakampi. Kasi nga si Jer Balico binabanatan si Yulin na dati magkakasama sila. Si Jer Balico binabanatan si Army. Tapos si nagkakanta gulo-gulo na. Ha, pakisabi na lang ha, Ferdi. Yan. Sa Susana dumapat na yan. Wala utak naman yan eh. Sa totoo lang guys. Ha. Sa grupo namin ng mga DDS, mga loyalist, hindi lahat loyalist doon. Ako na magsabi sa inyo. Ang loyalist ay hindi po pure DDS. Ang loyalist ay mga anti ang iba dyan mostly. Anti-DDS, anti-Duterte. Kaya nga ako talaga, sabi ko nga, nung magsalita itong si Madam Amy, si Miss Amy, si Senator Amy, na anti-Pugo, anti siya nung anti-China. Tapos nung nagdeklara ang pangulo ng state of emergency, nagsalita rin siya na bakit daw focus lang sa state of emergency. Ako nakikinig lang ako. Ayoko lang talaga nasuplahin at magsalita tungkol dyan. Bakit ganun si Miss Amy? Bakit ganito si Senator Amy? Diba? Wala lang ako dyan. Ngayon, ito namang mga grupo nila ni Susana Dumapat at ang grupo nila Army, i-anti-Duterte na yan. Huwag kayong mag-aano sa akin dahil kilalang kilala ko kayo. Bakit? Ngayon lang inilagay ako kay ng maga. Pagising ko, kasama ko na yung mga kalaban ko. Sila Boss Rizal, si John Farr, mga anti-FLM. Nilagay nila ako doon, nilagay din si Sir Robert. Lahat. Sabi ko, hoy, tumigil na kayo. Mga ha, tamakin ko na kayo maintindihan kung ano yung mga pinag-uugali nyo. O, pinagtatawanan nila ako kasi nga mga lalaki sila halos doon. Alam nyo guys, ako kasi, pagdating dito sa mga loyalists, hindi ako concentrate sa kanila. Kasi nga, ang pinag-uusapan lagi nila, yun yung mamanahin ng mga loyalists sa mga, ditong sa mga Marcos. Sabi ko nga, hindi nga yun totoo. Ako na nagsasabi. Ayan, putangin na tong si Susana na to. I-unblock niya ako. Huwag niyang ganun. Huwag niya akong i-add dun sa grupo-grupo na yan. Ha? I-unblock niya ako. Tumigil ka, Susana, ha? Ayan. Talino Warriors yan. Dito ka. Huwag mo akong gaganyanin. Ito, sabi nila, pro-Trillanes daw ako. Kaya ang sabi ko, sasabihin ko rin naman sa kanila, tanungin nila si, itong si Attorney Larry Gadon, tanungin nila sa Attorney Larry Gadon kung bakit binitawan ni Attorney Larry Gadon yung dalawang tao ni Trillanes. Oh. Si Guillermina Arcillas Barido at si Perpicto Tagalog. Bakit binitawan yan ni Atty. Larry Gadon? Nung, kailan yun be? Nakalimutan ko be, Althea? November, di ba? October. Last year, binitawan ni Atty. Larry Gadon. Kasi nga,
Nalaman ng lahat na yan ay mga tao ni Trillanes. Sino ang naglabas niyan? Alam ng lahat niyan ng mga kadidisko. Sino ang naglabas niya ng kabahubahuan ni Guillermina sa mga pinaggagawa niya sa mga DDS? Isa siyang ruro. Isa siyang dilawan. Oh. Sino ang naglabas lahat niyan? Ako. Sino ang naghatak ng mga yon? Sila Dils Cabardo at yung mga iniskam niyang tao. Apat na country yun. Iniskam niya na tao. Sino ang kumuha nun? Ako. Oh. Kung hindi dahil sa ako, hindi yan mag-stop sila Dils Cabardo dyan. Ngayon ako nila sisirain nila, sasabihin nilang ako pro Trillanes, mga putang ina nila. Oh. Kaya nga galit na galit si Guillermina, abot langit niyang galit niya sa akin eh. Isinumpaan na ako ng isinumpa dyan sa tao na yan. Nang dahil nga marami na siyang pera noon. Kanya lang nakuha ko yung mga taong nagpapadala sa kanya, UK, Brunei, Malaysia. Oh. Tsaka si Dils Cabardo sa Singapore. Tao yan ni Trillanes. Sabi ko, hihinto nyo yan. Kasi nga, scammer yan, swindler yan, budol-budol yan. Isa yung ruro. Kinupkup yan ang DDS Avengers na mga kasamahan kong taga Davao. Alam ni Altia lahat yan. Ngayon, sasabihin no Susana, ako ay pro Trillanes? Poking ina niya. Sabihin nyo yan kay Susana na yan. Ayusin niya muna buhay niya. Kasi yung asawa niya, nagbit-bit na ng kabit niya dun sa bahay niya mismo. Oh, kung hindi, batanga yan? Wag ako. Sabihin mo kay Susana, kapatid. Sabihin mo yan kay Susana Dumapat na bago niya ko babanatan, unblock niya ako. Wag niya akong gamitan ng utak na walang kalaman-laman, nang walang hindi gumagana. Sabi nga ng kasama ko dito eh, oo nga, bakit siya nangingialam? Di ba ngayon lang yan siya? Oh. Sabi mismo ng kasama ko dito, yung kasama ko dito, alam niya lahat. Pabs de Jesus, ayan, si Pablito, kasamahan ko. Ano ginagawa ko nun? Bakit hindi niyo ako iniwan? Si Early, ha? Bakit hindi ako iniwan ng mga ito? Kasi nga alam nila yung ginagawa ko, kilala nila ako. Kung sino ako. Ginawa ko yun para yung kay President Duterte at sa mga kasamahan ko at sa mga biktima ni Guillermina Arcides Barrido na yan. Tingnan nyo, binitawan ni Giga doon. Binalikan ba ni Giga doon? Sabi niya, i-suspindi na muna niya hanggang January. O ano na ngayon? Ha? Magpapasko na. O. Bumalikan ba? Binalikan ba? Ha? Ni Giga doon? Kaya kayo mga bubo dyan na mga Talino Warriors, di ba dikit kayo ni Giga doon? Oh, sige, tanungin niyo sa Atty. Larry Gadon. Atty. Larry Gadon. Ha. Ano ba yung sinasabi ni Duna na yon? Ha. Nabinitawan mo daw si Guillermina Arcides Barrido tsaka si Perfecto Yasay. Bakit daw? Tanungin niyo kung bakit niya binitawan at hindi niya ipinagpatuloy yung laban na yon dun sa kay ano, sa kay Trillanes. Kasi nga, bakit mo naman ipagtatanggol yung isang tao na ang dami ng perang kinalkal sa mga DDS? Pati nga yung pinakamamahal kong si Bruce Rivera, sa attorney Bruce Rivera, inano ko ngayon, pinaglalaban ko ngayon. Kasi nga, halos kulang na ubusin ni Guillermina Arcillas yung pera ni Bruce Rivera. Oh, ano, tapos siniraan pa nila. Ang problema kasi guys, alam nyo guys, ang problema nila, nagmamagaling. Kasi nga, nakasama sila sa rally. Sasabihin nila sa akin, bakit nakasama ka ba sa rally? Loyalist ka ba? Impostor ka loyalist kasi hindi ka sumasama sa rally? Kailangan pa ba sumama sa rally guys? Para lang makita ni BBM na ikaw ay loyalist. Eh ngayon, hindi na ako BBM. Eh pagkisusuportahan ko si FLM. Eh kung si FLM tatakbo ng presidente, o tatakbo siya ng kung ano, at si BBM hindi tatakbo, bakit? Hindi ako susuporta kay FLM? Eh pag sinabi naman ni FLM, hindi, wala tayong magagawa. Suportahan natin si BBM. Kasi nga, yun ang gusto ko. Wala tayong magagawa. Kasi yun ang boss namin. Yun ang tinitignan ko. Yun ang tinitingala ko. Kahit si Presidente Duterte, kung anong gusto ni Presidente Duterte, kanya lang, nung midterm election, eh ayoko talagang suportahan si Coco Pimentel. Ayoko talagang suportahan yung kapatid ni Cayetano. Ayokong suportahan si Villar. Kaya ang ginagawa ko, nangampan niya ako, wag ibuto to. Yun ang kabaliktaran doon. Nangampan niya ako, pero wag niyong ibuto to si Cayetano na to, yung kapatid ni Cayetano na kalbo, tsaka si ano, si Villar at si Coco Pimentel. Alam ng lahat 'yan. Oh. Kasi nga sumusuway talaga ako, hindi ako ganoon.
Naku. Ayan, tingnan nyo. Basahin nyo yung sinabi ni, ano, ni Althea. Huwag nyo kong i-add dyan sa grupo na yan. Sa mga grupo ng mga hayop ni walang mga utak na yan. Para kay Ate Shawi or Sharon Cuneta, hindi ako magsasalita ng tungkol sa mga sinasabi nila kung gaano kapangit yung asawa mo o pati yung anak mo o gaano kaganda si Casey. Para sa akin, hindi issue yan. Hindi dapat yan pinag-uusapan. Ang gusto kong punahin ay yung sinasabi mo na ibalik ang pagka-disente ng gobyerno. O, paano? Ano ang ibig mong sabihin na disente? Ha? Disente ba ito? Yung DAP, yung illegal na DAP na ipinangsuhol ni Noynoy Aquino doon sa mga senador na i-convict, para lang i-convict si Chief Justice Renato Corona na isang disenteng tao at talagang wala namang kasalanan. No? At yung Dingvax siya, no? Yung gumastos ang gobyerno ng 3.8 billion pesos para lamang na maturukan yung mga bata na ngayon ay mali pala yung gamot, na delikado pala, na in fact more than 100 na ang namatay dahil din sa Dingvax siya na yan. O, disente ba yon? Ha? O, yung Yolanda fans, di ba? Umabot na nga dun sa administrasyon ni Presidente Duterte, kaya lang natapos yung mga relocation housing, di ba? O, anong nangyari doon? Disente ba yon na waldasin yung pera nila Noynoy? No? O, yung MRT, naku, bilyon ang nagastos yan, na nagkandasira-sira lang rin naman ang mga bagon. Kasi nga, yung kanilang kinuhang maintenance, eh, hindi naman talaga qualified. Pero gumastos siya ng bilyon, daan-daang milyon. O, yung public toilet na umabot ng 10 million na kahit man lang divider, wala. O, di ba? O, yung flagpole sa Luneta na inabot ng 10 million. May 10 million ba naman isang poste na ano, bakal, no? At kung ano-ano pa. O, yan ba ang ibig sabihin ng disente para sa'yo? Yan ba ang itinuro o ipinamulat sa iyo ng tatay mo na si Mayor Pablo Cuneta kung ano ang ibig sabihin ng disente? Ha? Yan ang ibig sabihin ng disente? Yung corruption na kagaya ng ginawa nila Noynoy at ng Liberal Party? Aba, mag-isip-isip ka nga. Tapos gusto mo si Lenny Robredo? Eh, ano ba nalalaman nun? Eh, yung nga lang 4 times 400 eh. Siguro ganun ang multiplication ng boto niya kaya siya nanalo sa Pandaraya. Oh? Eh, wala kang kalaman-laman yung utak eh. O, di ba? Kahit noon, laganap yung drugs. O, ngayon, nasugpo. Hindi man napigilan lahat, pero malaki ang ikinabawas. O, yan ba ang ibig mong sabihin ng disente? Ha? O, ano? Matasabi mo bang 100% na legit? Pag sinabi isang reaction, pag sinabi mong reaction, kasama na yung personal feeling, personal idea ng isang tao. Kung teorya naman, teorya lang mang conspiracy theory, kumbaga. Ngayon, yung mga ibang videos ko, nasabi ko teorya, at sinabi ko dun sa iba ay reaction video. So, para sa akin, reaction ko lang yun nang galing sa aking personal na nararamdaman at kaisipan. Ngayon, sa inyo siguro nakita ninyo na pati-claim ko na ay ito na yung totoong impormasyon. Hindi. Alam mo, ano, Boss Jojo, yung storya mo, kapag pinapalood namin sa grupo yan, tumatawa lang kami, tumatawa na lang namin. Pero kasi meron pa mga vlog, sir, meron pa mga vlog na sinasabi mo na inisirahan mo yung NDI, di ba? Well, ngayon meron yung NDI? Yan, parang pinapalabas mo na sinungaling si Ivy Marcos. O, di ba? Yung storya yun. Yan yung huli mong vlog, di ba? Yan yung huli mong vlog eh. Parang pinapalabas mo na sa sinungaling si Ivy Marcos eh. Na mas naniniwala. Alam mo kung, okay, alam mo kung bakit? Nararamdaman ko yun. Base yun sa akin nararamdaman. Ngayon, ang mga tao, bahala na sila kung maniwala sila sa akin. Just like Manuel Minurata. Bahala din mga tao kung maniwala sila sa kanya o hindi. Marami siyang followers. Video mo, alam, panoorin mo yung video mo ulit. Ha, pinapalabas mo na sinungaling si, ano, Ivy Marcos. Video mo yan eh. Panoorin mo ulit. Diba? Hindi ko siya pinapalabas na sinungaling. Hindi yung teorya, yung reaction. Pinapalabas mo na sinungaling si Ivy Marcos. Kaya reaction yun. Reaction is base sa ating nararamdaman. Oh, ayan.
Ano? O sige, di pa paano, Takero? Isan ko sa iyo yung battery ko, sir. Baka sabi na naman ng mga tao. Ano, ano mapuputol muna yung usapan namin dahil wala ng battery si Takero. At Takero, maraming salamat sa pagtawag mo. Sir. Uh-huh. Sir, ko sa iyo, sir, yung battery ko. Baka sabi na naman kasi. Ito yung battery niya, 6%. At mahina na talaga ang battery ni Takero. At sabi nga, tutuloy natin yung balatik ba... Ano yun? Anong tawag ano, dito? Hindi, bali, Sir David, masabi lang kay Jojo. Jo. Oh, sige. Jo, bali, ano tayo? Prinsipyo lang to, Jo. Wala tayong ano dito, wala tayong masamang tinapay. Wala daw tayong masamang tinapay. Prinsipyo lang nito. Okay, kung naman walang problema, alam mo, Takero, kahit ilang banat mo na sa akin, nakita mo bang sumagot ako sa'yo? Hindi mo ako pwede sagutin, sir. Isikat ako pag sinagot mo ako. Masikat ka sa akin eh. Pasikatan ba to? Lagot ka. Lagot ka. Baka pagalitan ka na ng Talino Warriors, ha? Huwag naman. Takero. Okay, sige. Ganun na lang. Eh, ano? Takero, maraming salamat sa pagdayo mo dito sa aking programa, kung ano man to. Basta ipaliwanag mo yun, si live stream, hindi sa akin yon. Gusto ko maliwanagan ninyo. Maliwanag, sir. Yeah, hindi maliwanag. Sa akin yon. Then, sabi ko sa daily live stream, yung mga IT ng Talino Warriors, bilang lang sa isang kamay. Okay. So, kilala ko silang lahat. So, gusto ko maliwanagan ninyo. Bali, sir, yung 100,000 ko, sir, pag nahanap ko po yung gumawa ng daily live stream, sir, pakabigyan na lang sa akin, ha? Pero, pero pagka nakita mo yun, na nakita nila, dahil yung nasabi nila eh, para mabayaran kita. O, di ba? Kukunin ko rin sa kanya, ibabayad ko sa iyo eh. Oh, di ba? Ganun lang yun. Wala ko lang pera, sir. Ha? Ano? Meron akong pera. Bakit ko gagamitin sarili kong pera? Kukunin din natin sa kanila yon. Di ba? Para malinaw lang, sir. Baka sabi na naman, tumakbo ko eh. Ay, hindi ka tumakbo. Ayos lang yan. Ayos, tsaka kasi mahina na yung battery mo eh. Tinatko sa inyo, ha, para makasabi na naman. O, sige, nga, nakalagay dito, 3%. Salamat, sir. Jo, wala nga naman. Jojo, salamat daw. Jo. Salamat, Jo. Ito, nakalagay nga dito. May nakalagay dito na ilang percent pa to. Hindi ko makita. Ano na lang eh. O nga, mahina na nga, 4%. Yan, nakita ko na. O nga, may nana. O sige, no? Maraming salamat, sir. Maraming salamat din sa iyo, Takero. Basta yun nga, sinasabi ko sa iyo, ito'y usapang walang masamang tinapay. Hindi kita kaaway, hindi ko kayo kaaway. Ako, wag lang akong awayin. Hindi ako nakikipag-away. Maraming salamat. At magandang tanghali sa iyo hapon. At magandang hapon sa iyo, Takero, at maraming salamat, okay? Bigla na lang nawala.